Pinalalakas na ng Department of Information and Communications Technology ang iba't ibang mga programa para mas mapabilis ang internet connection sa Pilipinas. Mga free Wi-Fi palalawakin din. Kim Liana sa report. Mas bibilis na ang internet connection sa bansa sa susunod na taon. Mula sa kasalukuyang 40,000 Mbps, ito ay magiging 2 million Mbps na. Ito ay dahil sa mga programa ng Department of Information and Communications Technology o DICT para pabilisin at palawakin ng internet connectivity sa bansa, alinsunod sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DICT spokesperson Undersecretary Ana May Yu Lamentillo, ang inaasahang mabilis na internet connection ay dahil sa Luzon Bypass Infrastructure na magpapabilis ng 50 times sa kasalukuyang internet capacity ng bansa. Ang Luzon Bypass Infrastructure, isang 240-kilometer fiber corridor na mag-uugnay sa mga cable landing stations na pagmamay-ari ng gobyerno sa Baler, Aurora at sa Poro Point, La Union, ay magpapataas by 50 times sa kasalukuyang capacity ng gobyerno. So mula po 40,000 Mbps, yan po ay aabot sa 2 million Mbps by next year. Inaasahan natin na matatapos natin ang phase 1 ng Luzon Bypass Infrastructure sa first half ng 2023. Kabilang din sa mga programa ng DICT ang broadband sa masa. Layon din ito na pabilisin ang koneksyon ng broadband sa mga geographically isolated at disadvantaged areas. Kasabay nito ang pagpapalawak ng infrastruktura ng broadband sa bansa na magsusulong ng ICT-related policies at investment sa mga unserved at underserved communities. Palalawakin din ng programang ito ang free Wi-Fi sites na kasalukuyang may 4,757 live sites sa 75 provinces maging sa Metro Manila. At para mapabilis naman ang pagsubaybay sa pag-deploy ng common towers, gumawa ang DICT ng Common Tower Policy. Kim Liana, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lang at mag-subscribe sa @Net25 TV.